Hi everyone, Steffi here and welcome to my channel. In this video is a tarot card reading for Kim Tae-hyung. Coming up! Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, Merry Christmas, Happy New Year, Happy Holidays. Kumusta po kayo? Sana lahat po tayo happy, healthy, harmonious, very safe, wealthy, abundant, prosperous. Ayan, i-share pa natin ang peace, ang light, ang love, ang positivity sa isa't isa. Okay? Para ang mga buhay pa natin magaan, masaya, at maging hawa. Okay? So, ang tarot card reading po natin for today ay para na naman po sa isang Korean sensation na si Kim Tae-hyung or Kim Tae-yung. Okay, whichever. Kim Tae-hyung. Okay? Isa po siyang Capricorn. Siyempre, according to Google ulit. Okay? So, ito na po yung kanyang cards. Ayan. First card. Ten of Swords. Ayan. Nagkaroon ng painful ending. Masakit na wakas or maaring siguro kasalukuyan ito, maaaring ding nakaraan. Okay? Na nagkaroon ng wakas, nagkaroon ng lungkot, nagkaroon ng maaaring frustration, anxiety, dahil sa nagwakas, nasira, natapos. Okay? Pero somehow, ang maganda sa card is nakakapag-umpisa uli siya ng panibago, new journey, new chapter of life. Okay? Yun, bagong panimula. Okay. Bagong pagbabago. Alright, next. Yan, Page of Wheels. So, maaring siya yan. Maaring meron siyang in-offer sa isang tao, siguro. Okay, kung ano man yung kanyang in-offer. So, maaring nag-offer siya sa... Sorry. So, maaring nag-offer siya sa taong iyon ng friendship, ng pag-ibig. Okay? Or maaring siya yung binigyan ng offer. Okay? Maaring bagong project. Maaring bagong pagkakakitaan. New income. Money news. Okay? Next card. Yan. Four of Swords. So... dahil siguro sa kanyang first card na nagkaroon ng painful ending. Okay, maaring ayan, nananahimik muna siya. Gusto niyang makapag-isa. Maaring naka-retreat. Or maaring nagpapahinga. Ayaw muna niyang magpakita sa mundo. Nag-iisa. Ganun. Para makapag-recover. Para... makapag-relax, makapagpahinga, okay, para ma-rejuvenate, ayun, or mara din namang, ano, kinakailangan niya ito para magbago, magkaroon ng renewal, dahil nga natapos na yung kanyang, yun, okay, yung kanyang agony, so, merong pagbabago, okay, yun, next card. Ayan, Knight of Swords. Okay? So, maaring pagkatapos niyang magpahinga or mag-retreat, ay meron siyang gustong ma-achieve, gusto niyang ma-pursue. Okay? Maaring dyan sa kanyang inoferan ng friendship or ng pag-ibig man, ay, yan, gusto niyang i-pursue siguro or maaring marami siyang gustong sabihin. Kaya naman, gusto niyang magmadali. Okay? Or, bilisan. Para gawin yung kanyang mga gagawin. Para masabi siguro yung kanyang mga gustong sabihin. Okay? Next card. Yan. Nine of Wheels. Oh, ang ganda. So, financial gain. Kaperahan. So, marami pa rin darating na income. Kaperahan para sa kanya. Kaya naman, ma-enjoy niya yung kanyang kita. Kakaroon siya ng solo pleasures or maraming leisure time alone. Ganon.
So, maaaring ito nga yung kanyang yan, mga offer na project na pagkakakitaan. Ayun, dadami or darami o madadagdagan ang kanyang kaperahan. Okay? Kaya naman, yun, parang success na niya yung ganun. Karoon ng maraming pera. Alright? Next card. Yan. Page of Swords. So, sino ang kanyang ini-spy? Ini-stalk? Maari nga ito yung kanyang inoferan ng pag-ibig. Okay? Yan. Updated siya sa mga nangyayari. And, meron siyang attachment dito sa taong ito, dito sa babaeng ito. Kaya naman, sinusubaybayan niya. Inaalam kung ano nga ba yung latest na mga pangyayari. Kaya naman, updated siya. O, diba? Well-informed. Alam niya yung mga galaw. Alam niya yung mga routine. O, diba? Ganun siya ka, ano, ka-persistent. And ka-determined. Okay, next. Ace of Cups. Okay? So, pag ace, bago. So, maaaring meron siyang bagong pag-ibig, bagong relationship, bagong partner, or maaaring ding proposal. Ganun. Okay? So, maaaring ito nga, yung kanyang second card na inoferan niya ng kanyang pag-ibig. Okay? So, ito nga yun. Alright. Next card. Yan. Si Queen of Wheels. So, dyan siya nag-offer ng kanyang yan, cup. Cup of love. Okay, so sino nga kaya itong si Queen of Wheels na very domestic, very secured, very stable. Okay, very motherly and very attached sa kanyang family, very persistent, very hardworking, very patient. O, diba? And, yun nga, trabaho ng trabaho. Okay, kaya naman very secure ng future ng babaeng ito, kung sino man siya. Ayun, very resourceful, very domestic nga. Ayun, and maasahan, very supportive. Okay? So, last card na po para kay Kim Tae-hyung. Last card. Ayan. Three of Wheels. So, maring meron silang teamwork or collaboration ng babaeng ito, kung sino man siya. Maring sa isang project siguro or sa isang business na magkakaroon sila ng partnership. Okay. Yun, so maring yun nga, magkaroon sila ng bagong creation together or bagong project na magkakaroon sila ng malaking yan, kita or malaking income. Okay? And magiging successful naman yung kanilang teamwork or yung kanilang collaboration. Okay? First card. Ayan, first card is masakit, painful ending. Pero somehow, o diba, nakapag-umpisa uli siya. Ang last card, ayan, ang kanyang teamwork or collaboration para sa isang business. Kung saan, ayan, parating ang kaperahan, okay? So, ano bang obstacle niya? Wala naman, actually. Okay, ang maganda nga is yung yan, inspired siya dahil sa kanyang Queen of Wheels na inoferan niya siguro ng pagmamahal, okay, or ng pag-ibig. Ayun. Okay. At least kahit na ang first card niya ay yan, malungkot, painful ending. Ngayon naman, o diba, moving forward siya at maganda yung kanyang mga baraha.
Dahil may kaperahan and then meron siyang inspiration, o di ba? Ayun. Okay, meron siyang Queen of Wheels. So yun po yung tarot card reading ni Kim Tae-hyung. I hope you enjoyed and thank you so much for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan nyo po yung susunod nating tarot card reading. So shout out to my best ever family. Head and love to all. Bye for now.